Alam mo, meron nga ako nabalitaan eh. May infectious disease siya. Pinayagan pa rin siya. Full-blown HIV, but he's healthy. Parang undetectable, untransmittable na siya. Diba sa ibang bansa, hindi na sila pwede magtrabaho? Dito hindi. Walang discrimination. Walang discrimination sa race. Walang discrimination sa pay. Walang discrimination sa gender orientation. Walang discrimination kung bago ka or matagal ka. Kung sobrang bata mo o sobrang tanda mo. Walang discrimination. Ayun yung maganda sa Ireland. Sana all. This is 5 reasons kung bakit ko gusto ang Ireland at bakit Ireland ang pinili ko. What's up everyone? Welcome to my vlog! And for today's video, sabihin ko sa inyo ang 5 things na gusto ko about Ireland. So, tara! Naisipan ko itong i-film kasi pinag-usapan ko sa previous vlog ko kung paano ko binabudget yung sahod ko. Para makompare nyo din yung mga ibang vlogs na sahod nila sa ganito, sahod nila sa ganyan, alam mo yun. Meron kayong basis ng sahod naman ng nurse sa Ireland. So, bakit ko naisipan itong gawin itong video naman na to this time is because gusto ko na sabihin sa inyo kung bakit Ireland ang pipiliin nyo. I want to make this as factual as possible but also mas personal and mas malapit sa puso ko. So, let's start! Number one, the process of getting here was very easy. Not too easy, may challenges pa din, but compared to other countries, I mean, easy siya kasi wala akong masyadong ginastos noon except sa IELTS. After ko gumasto sa IELTS, hindi na ako nagbigay ng processing fee. Iba kasi naririnig ko parang may 50,000 to 100,000 processing fee pa sila. Tapos, mga visa and all, ang daming gastos. Pero dito kasi, ang ginastos ko lang is IELTS. Tapos, inasikaso na siya ng agency ko. Ang agency ko pala is Chesham Recruitment based in Makati, Philippines. So, sila na nag-asikaso ng karamihan ng gastos. And then, pag gumastos man ako, binalik din man agad pagpunta ko dito. So, yun yung maganda. The process was, nag-IELTS ako, nagpa-interview ako, and then, medyo nagkaroon lang ng problema dun sa hospital na napasukan ko kasi Dublin yun eh. Para nagkaroon sila ng problema sa hiring. Kaya nalipat ako dito sa Letterkenny University Hospital, which is actually like a blessing in disguise kasi malayo muna ako sa Dublin, pero napakamura ng cost of living dito. Ang dami kong nasisave ng money for my future, and of course, nakapag-invest na din ako ng kondo sa Pilipinas na binabayaran ko. Tapos, after mo nag-interview, kasikasuhin mo lang yung registration mo dito para ka lang nag-register as nurse dito. So, papasa mo lang yung school mo, yung PRC mo, and then your nursing experience. Papasa mo lang yun dito kapag binigyan ka nila ng application pack na tinatawag. Tapos, kapag na-approve ka, pupunta ka na dito to take your exam. So, there are 2 ways na maging nurse ka dito. One is exam and one is adaptation. Okay. Medyo mabilis na to ha, hindi na to super detailed. If you want to see more detail, my NMBI process, and then RCSI process, and adaptation process, you can just check my friend's vlog about it. Meron tayong Gail DC, meron tayong Mayora, meron tayong Raymond, meron tayong Harold, sobrang dami nila. So, search nyo lang yun, Filipino Nurses in Ireland. Also, if you want to know my experience further about these things, you can also comment below para gawin ko din siyang vlog if you really want to see it in my channel. So, yeah. Nung nakapunta na ako dito, nag-RCSI ako, tapos nag-take ako ng CBT. So, CBT medyo madali lang siya, but kailangan mo talaga mag-aral. Medyo nagkaroon ako ng challenge is yun sa OSCE. Kasi yun sa OSCE kasi, para tayong nagre-revalida sa Pilipinas. Alam mo yung mga kasama yung mga clinical instructors nyo. So, 19 stations yun. Medyo bumagsak ako nung una kong take. Isa or dalawa kong station yun na nabagsak ko. So, I just had to retake. So, yun lang. Na-retake ko lang, tapos nakapasa na ako, and then nagkaroon ako ng license dito. Parang registered Irish nurse na ako. When I finally got my IELTS and then my job offer, 3 months lang yung ginugol ko. So, madali lang siya talaga kung iisipin mo. Unlike sa ibang countries. Pangalawa, bakit ko gusto dito sa Ireland is because walang discrimination. If you're from the Philippines or kung hindi ka taga dito, alam mo, meron nga ako nabalitaan eh. May infectious disease siya. Pinayagan pa rin siya. Full-blown HIV, but he's healthy. Parang undetectable, untransmittable na siya. Diba sa ibang bansa, hindi na sila pwede magtrabaho? Dito hindi. Walang discrimination. Walang discrimination sa race. Walang discrimination sa pay. Walang discrimination sa gender orientation. Walang discrimination kung bago ka or matagal ka. Kung sobrang bata mo or sobrang tanda mo. Walang discrimination. Ayun yung maganda sa Ireland. Sana all.
Third ko naman na gusto about Ireland is napakaganda ng air quality index dito. Puro green, puro puno, and wala masyadong pollution. Tapos napakasimple ng buhay. Napakaganda siyang tirhan. Exact. Lang sa fact na sobrang lamig dito, tapos palaulan. Nakaka-down ng energy, nakaka-down ng mood. Pero if you catch it na maganda yung weather, sobrang ganda. Imagine Batanes. Yodelay, hello! Para tong bansa na puro Batanes. Puro green, puro dagat na maganda. Yun ang Ireland. Tinawag siya na Emerald Isle kasi tinignan mo yung Ireland, puro green, puro emerald. Kasi na-protect nila yung environment nila. Fourth thing na gusto ko dito sa Ireland is its location for traveling. Kasi I love to travel. And because of Ireland, napagpunta ako sa mga iba't ibang European cities na hindi ko kailangan mag-take ng mahaba ang annual leave. Minsan nga, off ko lang ha, ginagamit ko na siya pang-travel sa ibang bansa. Kunyari, meron akong 4 days off. Ididikit ko yung 2 days off ko for this week. And then 2 days off ko for next week. So meron akong 4 days off. Pupunta na ako niya ng Rome, ng France, ng Malta, or ng Amsterdam. Alam mo, yun yung mga long weekend mo lang na off. Pwedeng-pwede siya. Kasi malapit lang. Mga 1 hour lang, 2 hours lang, 3 hours lang yung bayahe. Tapos, yun na, gagala ka na. Kung gusto mong mag-chill, pwede ka mag-chill. Kung gusto mong mag-hustle, napuntahan mo lahat. Nakakatawa. Parang pag nasa Ireland ka, you're in the center of the world. Oh my God! So, fifth thing naman na gusto ko about Ireland is, of course, yung quality of life as a nurse. Kasi meron pa rin kaming work-life balance. Alam ko, nakakapagod maging nurse, especially in this situation na may pandemic tayo, may COVID. But here in Ireland, may work-life balance talaga eh. Before ng work mo, makapag-exercise ka pa, makapag-breakfast ka pa. And then after work mo, madami pong magagawa. Makakaikot ka, makapag-drive ka somewhere, makakapag-grocery ka pa. Hindi sila mahilig magpa-stay. Hindi sila mahilig magpa-OT unless super kailangan. Just what I've been waiting for. And then, napaka-efficient ng road dito, napaka-efficient ng bus dito. Pag sinabi na lang na bus coming in 5 minutes, 5 minutes talaga na siya na yung bus. That's what I like about Ireland. Napaka-efficient and napaka-ganda niya for work-life balance. Kahit saan kang nurse magtanong nandito sa Ireland, sasabihin nila sa inyo yun na that's actually what I like about Ireland, the work-life balance na nag-work ka pero may buhay ka pa din for your family, for your friends, and for your leisure time. Kasi naniniwala din sila na they don't just protect the physical health of the nurses but also they protect the mental health of each and every healthcare workers. Yun yung nakakatuwa sa kanila. Tapos meron pa nga silang hotline for depression, for bullying, for anxiety, na pwede mo silang tawagan and then they can offer help sa'yo. These are just 5 of my favorite things about Ireland and why I chose Ireland over other countries. Maraming pang reasons why I love Ireland. So I hope I was able to help you decide if you're gonna go here in Ireland or you just wanna know why I chose Ireland or why I chose to stay. Yung mga ganong tanong-tanong. If you want to make it 10 reasons of why Ireland, comment below. Kung meron pa kayong tanong sa akin, yes, please let me know. Yun lang. See you sa next vlog ko and have a great day! Again, lagi kong sinasabi, baka manawa na kayo. Be a blessing to other people, but please be a blessing for yourself first. Ikaw muna. Bye!